tour guide nang maging senior citizen. Maganda ang karir, ano? Episode 20. Mga ka-trivia, episode 20 na po tayo ngayon. At yun ang ating guest na taga Magallanes, Cavite. Nagkaroon ng technical problem yung aming mga videos. So hindi ko muna ipapalabas yung aming episode na yon. Kasama yung mga bisita na taga Cavite. Nako, pasensya na ho doon sa aking mga kapuyok at aking mga kamag-anak na naging guest. Nako, hindi ko ipapalabas dahil nagkaroon tayo ng technical difficulties. Anyways, kinakailangan pa rin matuloy itong episode 20 na ito at medyo malamig ho dito sa labas. Akala ko ay tapos na ang winter, ay hindi pa pala tapos ang winter. Talagang bumalik pa ang lamig, siguro may nakalimutan, ano. Anyways, bago natin ibigay yung ating mga questions, ay ako'y mayroong gustong ibahagi sa inyo o i-share sa inyo tungkol sa Bible. At ito yung mga nakakamangha, nakatotohanan, ano. Una, alam ba ninyo na ayon sa survey, sa lahat ng mga libro na na-print, Bible ang pinakamaraming kopya na nanakaw. May akalain mo yon, ano? Yung libro na nagsasabi na huwag kang magnanakaw, ang pinakamaraming nanakaw na libro. Pagtaka, ano? Sana yung mga nagnakaw noon, basahin nila yung mga librong kailangang ninakaw para mas maganda. Pangalawa, noon hong 1631, meron hong pagkakamali sa pagkakaprint ng Bible. Sa halip pong mapalagay ay thou shalt not commit adultery, ang na-type ho ay thou shalt commit adultery, na wala yung not. Sa ngayon ho, meron na lang mga 5 kopya. Ang tawag ho doon ay sinner's Bible. Bible daw ng mga makasalanan kasi sinasabi na mag-commit ng adultery. Ako, kung ngayon meron pa, tuwan-tuwa ang mga babaero at lalakero sa Bible na yon. Pero hindi ho yun nagtagal, hindi ho yun kumalat dahil mali nga po ang pagkaka-imprenta. So yun ho yung mga bagay na nakakamangha doon sa pangyayari sa Bible, ano? At ako'y giniginom na at kinakaligig ho ako. Malamig pala. Bago ko ibigay yung mga questions para sa episode 20, ako'y meron lamang pakiusap doon sa ating mga manonood. Anyways, hindi naman ho yan mahirap gawin. Pindutin lang ang subscribe. Pero tandaan nyo, pag wala kayong Gmail account, eh hindi naman kayo makakasubscribe kahit anong inyong pindot. Kaya kung wala kayong Gmail account, magawa kayo ng Gmail account ninyo para kayo makapag-subscribe. At pag meron na, sa baba na itong video na ito, meron ditong subscribe na button, kulay pula. Katabi ho noon yung kampana, inyo rin yung katupangin ng kaunti o pindutin ng kaunti. At pagkatapos ho noon yung share, yan, para maganda. Tulad na sabi ko, atin naman kung papanoorin ngayon yung naging kasagutan nung ating mga naging guest naman na nanggaling pa ng Dubai at saka ng Saudi Arabia. Okay, mga ka-trivia, ito na po ang kasagutan ng ating guest na lang galing doon sa pinakamaiinit na bahagi ng mundo. Oh, tingnan natin, ilan kaya ka nalang makukuha? Mapi-perfect ba? O may mali ba kaya? O paano? Tingnan natin kung ilan ang makukuha nila. Unang question, oh, sabihin ko na sa inyong question. Lumayas dahil ng scam, na scam ng dinatnan, bago umalis ng scam na naman. O, sinong sagot nyo doon? Sila? Si Jacob. Ayun! Nako. Tama, mga ka-trivia. Sa tamang sagot doon ay si Jacob. Kasi, yun kaya umalis ay dahil siya ay nang scam dahil, di ba, niloko niya kanyang tatay. Pagdating niya kay Laban, na-scam din siya dahil ang gusto niya yung bunso, napakasabay niya yung panganay. Na-scam din siya doon. Tapos, bago siya umalis, nang scam na naman siya. Bakit? Nilagyan niya ng spot yung mga tupa na para maging kanya kasi sabi sa kanya ni Laban, yung lahat ng tupa na may spot yung nagpupunta sa inyo. Ako, ginawa niya, nilagyan ng mga spot-spot yung ano, yung mga tupa para makuha niya mas marami. So, ganun siya. Pero sa kabila ng lahat ng hindi magandang ginawa at nangyari kay Jacob, dahil minahal niya ang Diyos at siya ay marunong lumapit sa Diyos, tamang kaparaanan, talagang siya ay pinatnubayan pa din ang Diyos. Ano? Yun ang maganda. At saan makikita ang kwentong yan? Nang tungkol kay Jacob, basahin po natin ang Genesis 27. Patuloy natin basahin yun. From Genesis 27, naroon po ang kwento ni Jacob na napakakulay. Naku, yung kwento yan talaga naman. Lahat-lahat na ng uri ng istorya narin yan sa Genesis 27. Pangalawang tanong, ito, regalong dumating
babawiin daw ng giver pero na-save by the bell. Ah, sino yan? May sagot ako, ako, ako. Sagot yan ako. Alam ko yan. Ah, sige. Ayos na. Ay, naku! Dalawa na kanilang, mga ka-trivia, dalawa na ang kanilang check. Dalawa na kanilang tama. Yung una ay tama, pangalawa'y tama na naman si Aisa. Alam nyo, itong kwento ito ni Aisa, kasi diba, siya ipinangako kay Abraham, siya hindi magkakaroon ng anak. Tapos, all of a sudden, sinubukan siya ng Panginoon, sabi, ihandog mo ang, isacrifice mo ang iyong anak. So, ginawa yun ni Abraham. Ano ba ang nangyari? Ba't nasabing saved by the bell? Ako, gusto ko kayo mga katrivia namin na ang magbasa niyan dahil gusto ko makita niyo yung magandang istorya dyan. Ako, talagang yan ay excited ko niya. Kumbaga, medyo may pagka-thrilling ng kaunti yung kwentong yan. Genesis 22. Nasa Genesis 22 yes. Yung kwentong yan ni Isaac nung siya ay ihahandog sana ni Abraham. Ano nangyari doon? Tingnan ninyo. Ako, napakahusay niya. Pangatlo, sa ating category na disarray. Ang question, tingnan nyo sa baba. Ang question ay, ang phrase ay canal diray. Meron kayong sagot? Ako. Ah, sige. Tabernacle. Ano? Tabernacle. Ayun, ako, sakto. Mga kaibigan, ito tabernacle. Ito yung pinakasimbahan nila nung araw. Ano ba ang inyong makikita sa tabernacle? Ako, napakarami doon. Yung kanilang mga utensils, yung kanilang mga gamit sa tabernacle. Bawat isa noon, may ibig sabihin. Malalim na pag-aaral yun. Pero, kung gusto nyo makita ang tungkol sa tabernacle, yung hitsura niya, na andyan yan sa Exodus 26. Ayan. Ano ba ang ginagawa ng solo ng tabernacle? Paano ba sila, ano bang mga rituals, at religious protocols na kinakailangan nilang gawin doon sa tabernacle? Exodus 26. Ayan, nakikita natin yan dyan. At yung pang-apat, full paved color. Anong sagot nyo? May sagot kayo? Yan. Pillar of clouds, by the way. Ang pillar of cloud, yung pillar of cloud, isa yan sa napakagandang kwento at napaka-adventurous na kwento sa Biblia. Tinanin nyo sa baba, ipupost ko sa baba kung saan sa Bible makikita yung pillar of cloud na yan. Pero yung pillar of cloud, yan yung nag-guide sa Israel noong sila'y tumakas from Egypt papuntang Canaan. Meron yung ulap na mataas na siya nagiging pinaka-shade nila habang sila'y naglalakad pag mainit. Meron pa yung kasama sa gabi, yung pillar of fire. Pero tingnan nyo sa screen, naanyan yung book, kung saan chapter, saan book at saan chapter ninyo mababasa yung very adventurous na pangyayaring yan sa buhay ng Israelites noong sila'y umalis from Egypt papunta ng Canaan. At ang huling-huling question, yung ating mathematical concept. Yung ating mathematical concept, ito yan, huling-huling question. 8 letters. 1, 2, 3 is the nemesis of anti. 3, 4, 5, 6 means on top or at a higher level or layer. 7, 8 is the abbreviated form of post-secondary degree program. May sagot kayo? Yes! Yes! Sabihin tayo. 1, 2, 3. Proverbs! Mga kaibigan, Proverbs ang kanilang sagot. Tingnan natin, tama ba ito o hindi? Tingnan ko ha. Ito yung isa na namang malaking check. Ibig sabihin, itong ating mga bisitang galing ng gitnang silangan ay dahil sila yung hot na hot din ang mga sagot. 5 out of 5. Perfect sila, mga katrivia. Perfect. Palakpakan nyo ang ating mga guest galing sa Middle East. Okay. Sa gitnang silangan. Sobrang lamig talaga dito sa labas. Akala ko tapos na ang winter. Hindi pa. Kinakaligig pa rin ako. Malamig. So ito na ho yung ating mga questions para sa episode 20. Okay. Ang unang category, syempre, yung ating paborito, ang biblical bugtungan. At ito po yung question number 1. Inosente ng palutangin, binata ng makagawa ng krimen, tour guide ng maging senior citizen. Maganda ang karir, ano? Maganda yung kanyang karir. Sino kaya yun? Ano kaya yun? At ito, question number 2. Under pa rin ang kategory ng biblical bugtungan. Katropang matagal, kasama sa bawat happening, tumanggap ng magandang offer, hindi kinaya ang feeling, puneraria ang ending. Okay, question number 3 naman tayo. Sa kategory naman ngayon tayo ng math concept. Ito, 7 letters. 2, 3, 4 is something shown publicly when it is on sale, but hidden when it is purchased. 1 is the same number as 4,
Okay, 3 and 4 is a god not worshipped by Christian. 4, 5, and 6 is used to express satisfaction, triumph, or surprise. 5, 6, and 7 is one of the known survivors of a major calamity. So yun po yung question number 3 para sa episode ito. At question number 4 naman tayo. Ito naman ay yung ating disarray category. Ayan, ano naman yung phrase o yung words? Full singer. Ayan. Full singer. Naku, meron palang ano? Mga kantang siraan tuktok, ano? Sino kaya yun? Ano kaya yun? Full singer. At yun pong panghuling-huli na question number 5 natin para rin sa category ng disarray. Ito, Slavic's 10th Horse Farm. Slavic's 10th Horse Farm. So yan po ang ating mga katanungan. At iiwanan ko pumuli sa inyo ang ating paboritong-paboritong linya. Ang taong mahilig magbasa ay siguradong marunong bumasa. On a serious note, at lagi ko rin sinasabi na ang taong palabasan ng Biblia ay may matututunan na maganda.